Good day po, Boss Paul. Kamusta po kayo? Sana lahat po tayo nasa maayos na kalagayan. Magbabahagi rin din sana ako ng karanasan ko. Maikli lang ito. Kesa na matiis nyo. Gaya ng ibang nagpapadala sa iyo, Boss, totoo yung sa Kalamansi. Pero heto nangyari sa akin, mas malala po. Buti na nga lang po naagapan. Hindi ko alam kung nagkataon. Pero salamat na lang din sa prutas na ito. Hindi talaga ako binigo noon pa man. Hindi lang pampaginhawa ng nangangating lalamunan o ibang karamdaman. Marami rin itong pakinabang na kagaya na lang din ng ikikwento ko sa inyo. Bago ang lahat, ako po pala si Ace. Lampas na ang edad ko sa kalendaryo. Tubong Marinduque. Pero hindi dito sa Marinduque nangyari ang ibabahagi ko. Sa province na ang kaibigan ng kaibigan ko. Pistahan po. Hindi ako KJ. Kaya sumama ako sa kanila kahit hindi ko pa sila gaanong kakilala. Walwalan. Ito na rin ang chance ko na baka makabringwit ako ng chicks. Siyempre hindi lang yun. Gusto ko rin magkaroon ng bagong kaibigan. Palagayang loob lang kami noon ni na Jacob. Kapaan pa kung makakasabay ako sa kanila. Maloko rin pala sila Jacob. Pero minsan, nadidistract ako. Panay ba naman murahan habang nagkukwentuhan sila? Brad, huwag kang ma-opi sa amin ha. Ganyan lang talaga kami. Mga siraulo, mga balasubas. Sabi sa akin ni Jacob, sabay na humagalpak sila ng tawa. Nakisakay na rin ako at nakitawa kahit wala naman talaga nakakatawa. Kasama ko naman nun si Rodolfo. Siya yung kaibigan ko talaga. Matagal na kakilala. Siya yung katim ko sa liga ng basketball. Kaya hindi rin ako masyadong naiilang at may nakakausap ako sa kung saan sanay ako. Enjoy lang tayo, Ace, ha? Maraming masasarap na pagkain ka ni Jacob. Dibale, first time ko rin naman sa kanila eh. Kaya nga inaya kita eh. Kasi tignan mo yung katawan mo. Nangangayat ka na. Paano ka pa makakaskor sa chicks? Este, susunod dating laro. Kaya tiba-tiba talaga tayo nito pagdating natin doon. Wika ni Rodolfo. Dalawang jeep bago kami makarating sa pistahan. Pagdating sa barangay nila Jacob, marami ng tao. Nagkakasiyahan. Nagpapesta ang mayor nila. Boodle fight ba naman? Napakaingay. Sobrang saya. Ang daming laro na pang piyesta. Basag palayok, palusebo, sakris, pabitin, agwang baboy at marami pang iba. At dahil gutom na kami, kami ni Rodolfo tumiretso na sa pagkain. Mahaba rin ang binahin namin, kaya talagang kumakalam na ang siya namin. Inilatag nila ang dahon ng mga saging sa mahabang lamesa. Iba-iba ang putahe na daladala ng mga opisyalis sa munisipyo. Amoy na amoy ko ang mabango ng iba't ibang ulam. Naglagay na yung ibang residente ng mainit na kanin. Ang bango nun, nagluway ako dahil sa pandan libs na inilagay. Mas lalo nag-ingay yung tiyan ko. Ginutom kasi ng amoy na dala ng putahe ng mga opisyalis. Nang ilagay na yung mga ulam sa kanya-kanyang kanin na nasa dahon ng saging, napalunok ako. Nakita ng mga mata ko ang nakakatakam ng mga putahe. Ang makremang pork caldereta na may carrots at patatas. Ang kare-kare na may malapot na sarsa na peanut butter. Adobong lempo na may siling labuya at dahon ng laurel. Ang malutong na lechon pork belly. Malutong na lumpiang Shanghai. At manamis na mis na malangsang lechon paksiw. May makrema pampuchero. Ang malasang igado na may bell pepper. Meron pang pork menudo na paborito ko talaga. May pasa sa chorizo pa po iyon. Hindi rin mawawala ang bopis at sisig. Meron pang dinuguan. Basta po, marami mga recipe o lutong pampiesta na nakahanda doon. Mga nakakatakam na Pinoy foods. Napansin ako ni Rodolfo na panay na ang lunok. Piniga niya ang braso ko. Kinukumbinsin na niya ako na atakihin ng samot-saring putahe na nasa dahon ng saging. Ace, ano? So good? Tumingin ako kala Jacob. Nakita kong may bitbit silang isang case ng beer. Pre, anong gagawin nila? Ah, tatagi na lang daw sila. Busog pa raw sila eh. Tumingin ako ng diretso kay Rodolfo. Tapos bumalik ulit ang tingin ko sa grupo nila Jacob. Kumunot ang noo ko. Medyo nagtaka. Kasi bakit sila iinom agad? Tsaka alam nilang pistahan eh. E bakit sila kumain kanina? Dapat sumabay sila sa amin. Bayaan mo sila, Ace. Basta tayo, mabubusog nito.
Tumango na lang ako. Nag-speech muna si Mayor bago siya sumenyas na kumain na. Talagang nakipagtulakan pa kami. Nakipag-unahan. Nakipagsiksikan ni Rodolfo para lang makakain ng marami. Dayo lang kami noon at ang kapal ng mukha namin. Wala eh. Ganun po siguro talaga kapag gutom na yung isang tao. Hindi po kami makatiis kasi ang sarap po talaga ng nakalatag na pagkain. Kain kung kain talaga kami noon. Subo na subo. Halos hindi ko nanginunguya ang kinakain ko. Wala na akong pakialam kung isipin ng ibang residente na matakaw ako. Masarap po talaga eh. Pagkain is life. Habang sumusubo, tinapik ako ni Rodolfo. Is! Panulak! Ito palang kaibigan ko, nabulunan. Kaso wala ko sa kanyang pakialam. Hindi ko pa kasi natitikman yung iba't ibang patahe. Nang iistorbo eh. Inabot ko yung lumpa sa kabila. Kaso, may balak din palang kunin ng bata yun. Nang maunahan ko, gumawa yung bata sa kabilang mesa. Kakagatin ko na sana. Pero, tumingin sa akin yung nanay ng bata. Galit, nanalisik ang mga mata. At kung hindi ako nagkamali ng dinig, nadinig ko sa nanay ng bata yung ngir-ngir. Yung parang galit na pusa o aso. Nasintak po talaga ako, boss. Parang mangangain ng buhay. Kaya yun, binalik ko yung lumpia sa bata. Tulo-uhog siyang nilantaka ng lumpia. Nang hinayang ako, bumalik niya lang ako sa pagsubo. Patuloy lang ako sa pagkain. Nang may nasiko pa ako sa tabi ko, ang tulis pa naman nasiko ko. Kasi nga payat, dumating yung lalaki sa tabi ko. Nag-sorry ako, pero ang narinig ko, angil. Parang kanina rin, parang pusa at aso. Tumingin ako sa lalaki. Mapula ang gilid ng mata. Parang may sore eyes. Natakot ako, pero hindi pa rin ako tumigil sa pagsubo. Bundat na bundat na ang tiyan ko noon. Hindi po kasi talaga nakakasawa. Ewan ko ba, parang nakaka-addict yung mga pagkain nila doon. Ang sarap. Hindi ko na nga po namalayan ang oras. Alas 6 na ng gabi, nang tumigil na ako sa kasibaan ko sa pagkain. Napamura ako kasi na-realize ko na may pasok pa pala ako bukas ng umaga. Hinanap ko si Rodolfo para umuwi na. Ginawa kong panglunok ang laway ko. Wala kasi silang panulak. Wala rin tindahan. At kung makikiinom naman ako, masusungit yung mga residente ng barangay nila Jacob. Mga hindi namamansin. Nakakaya dahil dayo ako. Tinext ko si Rodolfo. Kaso hindi naman nagre-reply. Hinintay ko munang bumaba na kaunti ang kinain ko bago nagpa siya na umuwi na mag-isa. Buti nga may dala akong pera para kahit paano may pamasaya ko. Habang nasa biyahe ako, biglang bumalik yung bigat ng tiyan ko. Gumangarag yung jeep na sinasakyan ko. Kaya natagtag talaga ako ng gusto. Sumakit ang ulo ko. Pag uwi ko, hinapos ko yung tiyan kong busog na busog. Bilog na bilog. Biniro pa nga ako ni nanay kung ilang buwan na yung dinadala ko. Tuwang-tuwa dahil magkakaroon na raw siya ng apo. Mapipiko na sana ako. Pero humiga na lang ako sa pagod. Inaloko ko ni nanay na kumain. Kinilaw daw ang ulam. Mas lalong bumigat ang tiyan ko sa kabusugan nang marinig ko kay nanay yun. Kaya hindi ko na sinagot si nanay. Makalipas sa isang oras, bagyang bumaba ang kinain ko. Gusto ko na matulog dahil nanlalata ako. Pero sobrang bigat ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko pa nga nun, uubuin ako. Dahil panay ang singot ko. Bumangon ako sa higaan. Pero hindi ako tumayo. Umupo lang ako. Tinawag si nanay. Nay, timpla mo nga ako ng kalamansi juice. Samaan ang pakaramdam ko eh. Lalagnatin yata ako. May trabaho pa naman ako bukas. Tapos magkakatrangkaso pa ako. Kalamansi juice kasi ang palagi kong iniinom kapag nakakaramdam ako ng kakaiba. Kapag kasi nagkalamansi juice ako, hindi po natutuloy ang sakit ko. Salip, gumiginhawa ang pakiramdam ko. Ilang minuto lang, napagtimpla na ako ni nanay ng kalamansi juice. Inubos ko ang isang baso hanggang sa huling lagok. Nagtingko ko kay nanay syempre. Kaso maya-maya po nun, kumulo yung tiyan ko. Hindi maipinta ang mukha ko matapos kong inumin yun. Pinigilan ko yung sarili ko nang maramdaman ko masusuka ako. Ilang beses akong lumunok nun. Ace, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni nanay. Namumutla na ako nun. Hindi ko talaga mapigilan na hindi masuka.
Si nanay naman, natarenta. Kumuha siya ng palanggana. Isinawad niya yun sa harapan ko kasi hindi ko na talaga kaya. Ilang saglit pa, doon ko na inilabas. Tumaas ang laman ng tiyan ko. Sa una, sumuko lang ako ng laway. Manilaw-nilaw pa po yun. Dumahak pa ako. Nailabas ang plema. Sa mga sumunod na isinuka ko, nanlaki po yung mata ko. Gulat na gulat po kami ni nanay sa lumabas sa bunganga ko. May daliri po ng tao. Tumili si nanay. Nag-hysterical pa siya. Pero di ko siya masagot dahil patuloy lang po ako sa pagsuka. Sumunod na naiduwal ko, puro orange lang na kanin. Pati kulay malapot ang nabalat at maskara ng baboy. Pero sa huli, nangati ang lalamunan ko. Idinura ko yung buhok, kulot-kulot. May nakita pa si nanay na mata sa palanggana. Tili lang siya ng tili. Mabilis na pumasok sa kwarto si tito. Maging siya, nagimbal sa mga nailuwa ko. Nagsuko pa ako ng nagsuka. May mata, tapos may balat. May balat pa ng bayag. Hanggang sa may nailuwa ko, na brown na ari ng lalaki. Bumara pa yun sa lalamunan ko. Hinugot-hugot ko pa. Tangina, naaalala ko pa nun. Dirindiri ako sa sarili ko para ako nag-deep throat nun. Hayop, kadiri talaga. May dulog na carrots at patatas pa na nakadikit doon. Meron pang parang maliit na pulang bilog ng babae ang nailuwa ko. Sabi ni Tito, sa ari daw ng babae yun. Halos maubusan na ako ng hininga sa kakasuka. May humabol pang tinga ng tao. Tapos may tutuli pa po. May lugaluga pa. Maluwaluwa akong nahiga sa kobre kama. Matinding iyak ang ginawa ko. Hindi ako naimasmasan. Feeling ko kasi meron pa akong maisusuka. At meron pang laman ng tao ang nasa tiyan ko. Ilang beses din akong tinanong ni nanay at tito kung saan daw ako kumain. Hindi ko sila marinig nun. Dahil nga sa trauma na inabot ko. Para ako nasa ibang mundo. Para ako nananaginip na lasing na ewan. Nandiri talaga ako sa sarili ko. Imbis na layuan pa ako ni nanay at tito, niyakap nila ako. Pinagtimpla pa ako ni nanay ng kalamansi juice. Inom lang ako ng inom. Nakatatlong baso yata ako nun. Kahit hindi na ako nasusuka, inom pa rin ako ng inom. Hindi ko akalain na mutik na ako mapahamak dahil lang sa katakawan ko. Salamat na lang talaga sa katas ng kalamansi. Nailigtas ako mula sa pagiging aswang. Ipinatawas ako ni tito at nanay. Sabi na magtatawas, nayanggaw daw ako. O sa madaling sabi, nataniman daw ako ng aswang. Mabuti na lang ay naisuka ko yun at yung laway ng aswang nawala sa akin. Grabe talaga yung kaba ko nun. Dahil kung nagkataon, baka ano nang nangyari sa akin. Sa tuwing naaalala ko yun, nasusuka na lang talaga ako. Nandidiri sa mga sinuka ko. Nga pala Boss Paul at mga kapansit, kung tatanungin niyo po si Rodolfo, yung kaibigan ko, kaya pala nawala siya noon. Kasama pala niya sila Jacob. Lumalaklak ng alak. Ginawa niyang tubig yung alak. Uhaw na daw kasi siya noon. Hanggang sa napasarap sila sa kwentuhan. Nangamba pa nga ako noon. Kasi diba sa Fiesta isa rin siya sa mga kumain. Pero nakaya nga ako na maluwag. Dahil kagaya ko, isinuka rin niya pala yung mga kinain niya. Nalasing siya sa alak, nahilo, at dahil sa lakas ng amats, nasuka naman niya lahat ng kinain niya. Hindi na nga raw niya maalala yung mga sinuka niya, dahil nga sa kalasingan. Pero sigurado naman ako na yung sinuka niya, ganoon din sa akin. Laman po ng tao. Hanggang dito na lang po ang ibabahagi kong kwentong kalamansi. Marami na kaming makapagpapatunay na itong kalamansi, marami nang nailigtas na buhay mula sa yanggaw. Kaya sa susunod, magbaon po tayo ng kalamansi. Pasintabi na rin po pala sa lahat na kumakain at nandiri sa kwento ko. Dami-dami na lang po. Maraming salamat po Boss Paul at sa inyo mga kapansit sa pakikinig. Keep safe sa lahat. God bless na rin po sa ating lahat. More power po sa CreepyMc Pancit.